Magandang araw mga ka-farmers. So, ngayong araw, nandito tayo ngayon sa taniman ng ating sita. Ayan. So, mag-aabono tayo ngayong araw ng itong sitaw dahil 14 days na to or mag 2 weeks na, almost 2 weeks, kailangan natin siyang applyan ng abono. So, next video natin is maglalagay tayo ng pagapangan o para kumapang na siya. So yung procedure natin nito is maglalagay tayo ng trellising net. Yun po ang procedure ng ating pagpagapang sa ating 2 weeks old na sitaw. Ayan. So ang gagamitin natin ngayon itong abono na Sierra. Ayan. So may taglay po siya ng nitrogen, phosphorus at saka calcium. So kailangan kasi is yung pag-aabono natin. Ang procedure po natin pag-aabono is drenching dahil medyo maaraw is drenching procedure na lang. So ito po yung ginawa nating measurement or yung lata ng sardinas. Every isang lata nito is katumbas ng 16 liters na tubig. So ang pag-drenching natin ito is tika kalati lang ng lata. Once na natudaw or nalusaw na natin sa 16 liters na tubig, yun ang procedure natin. Kasi wag muna natin tapangan, bata pa yung mga tanim natin na sitaw. Istig ka kalating latam lang muna na pagdi-drenching. Ayan. Magawin natin is kailangan tunawin lang natin ang maigi yung ating abono at yung application nito, hindi tayo mag-apply sa mismong puno ng sitaw. So dito tayo mag-apply sa side drenching or sa side lang tayo magdidilig. So huwag tayo magdidilig dito sa malapit sa may puno. Gawin natin is dito lang tayo sa side. So once nalusaw na natin mga ka-farmers yung yung tinunaw na abono sa tubig, pwede na tayong mag-umpisa mag-drenching. Ayan. Ang gagamitin natin, kalating lata lang muna. Ayan. Sa pagkakalating lata lang yung lalagay natin.
matapos na tayo mga ka-farmers mag-abono ng ating sitaw na tanim. So ganun lang po yung pag-apply ng abono. 15 days na yung sitaw natin ngayon, is kailangan ng more nutrients. May taglay siya ng calcium, potassium, tsaka phosphorus yung in-apply nating abono dito para mapanatiling malusog at maganda ang paglaki ng ating mga tanim na sitaw. Malapit na siyang mamulaklak, or antay na lang tayo ng flowering stage niya. Then yung next video natin for applying ng trellising net or yung pagapangan nito is gagamit lang tayo ng net or yung binili natin sa online. Mas mainam yon kasi hindi na tayo magagamit ng mga kawayan, maliit na kawayan, para hindi na tayo magasusan. So kuha lang tayo ng mga pantukod na konti para maitayo yung trellising net, at saka papagapangin na natin. Igaguide natin sila sa pagpapagapang. Ayan, malapit na itong gumapang mga ka-farmers. Ayan, so nandito lang muna yung video natin mga ka-farmers. Sana may natutunan kayo sa pag-abono natin ng sitaw.